Message to money. You know why? Sabi ko sa kanya at one time, kami lang dalawa nag-usap, yung style mo na yung gusto kita gawaing presidente. Alam mo, kaya mo. Not so much about kami, mga kababayan, nandito at nananad, nagito ang gawin namin. Parang tape recorder na, next election, tutugtugin mo lang, gano'n na yan. Really? Ang hinahanap kasi yung ginagawa. When I was in Davao, I was a prosecutor. I was doing trial work sa korte araw-araw for the past 9 years. But when I became mayor, isa lang talaga, because of my resolve, sabi ko, I am not a policeman, I am not a military man. I am just an ordinary citizen in this city. I will build a city, if I can, that is peaceful, progressive. Kasi yun ang pinuntahan ng tatay ko dito eh. Kasi kung may opportunity lang siya, may minahan siya, may coconut plantation o ano, why would he have to travel to Mindanao to seek the greener pasture, they call? So, ang paradigm ko, mindset ko, is, anong pinuntahan ng tatay ko dito? Maluwang daw na lugar, go to Mindanao because it is the land of promise. And most of us are descendants na who started from scratch. 1948, lasang pa ang Davao, lalo na itong Jensan. Far and in between the years, patayan dito, patayan dito because of land. And that's why we are trying to settle this. The only way na tayong lahat hindi madamay in the vortex of violence. So sabi ko, do not destroy the city that I have or so far built. And do not destroy the young of my city. During the elections, for the several presidential debates, I was the first one who finished early. Kasi ako, ang pinangako ko, I will stop corruption. Kung kaya ko, puputulin ko itong droga kasi talagang sinisira ang bayan ko. You know, magka-diferensya tayo, okay lang. Any irritation of the world. Wag lang yung interest ng bayan. Hindi talaga ako pwede dyan. Mag-aaway tayo niyan kung hindi tayo makaintindihan. Then I promise that I will try to make the entire country peaceful and allow the economic people to do the job of building the economy of the Philippines. I love the President. I always support the President. Hindi ko kinakalaban at suportado ko lahat ng mga
advocacy niya. Itong renewal ng franchise ng ABS-CBN, ang worried ko lang is maraming mga libo ninyong tao ang maapektuhan. Kumbaga, i-times mo yon, marami ring pamilya ang maapektuhan doon. Gusto ko sanang kausapin siya. Siguro dalawang beses ko ako nag-try na kausapin. Kaso lang hindi nagtugma yung schedule, busy siya. Pumunta pa nga ako ng Jinsan para sinusubukan ko baka makasingit ako doon sa Davao. Pwede akong pumunta sa Davao. Kaya lang busy rin yung Pangulo rin at naiintindihan ko. Kahit ako nga, busy ako dito sa Senado eh. So, lalo ano pa kaya ang Pangulo. So, naiintindihan ko yung ano niya. Siguro, kausapin ko ang Pangulo. Sa akin lang, nasa kanya naman yung decision. Makapag-suggest lang na ganito ang sitwasyon. Kung kasala talaga yung namumuno ng EBS, din na kasuhan yung EBS. Kasuhan yung mga namumuno o palitan yung mga namumuno dyan. Nagmamanage. Dahil nga ito si Senador Bongo, lumalabas na one of the leading presidential candidates. Abay, meron ng mga gustong tumakbo rin. At meron pang naninira, Presidente. Diyan lang sa Bacoor eh. Tumawag sa atin si Senador Bongo kanina. Kanina ba yun? The other day. May pinadala sa ating isang streamer. Ako, kalaki-laking streamer. Sabi niya, alam mo, ito, kinabit nila rito sa Bacoor eh. Ano ba nakalagay dyan? Nakalagay ko doon parang, we need a leader, not a pretender. Tapos yung mukha ng politiko, kagano'n siya. Parang gusto niyang tumakbong presidente. Sabi niya, salbahe dito pa sa akin sa Bacoor. Sabi ko, alam ko na kung bakit yan kinalat sa Bacoor. Sabi niya, bakit? Kasi pinapalabas niya sa tao na since na ikabit niya yan sa buong Bacoor, ibig sabihin, you allowed it. Kasi ikaw ang kingpin dyan eh. Oo nga eh. Kaya sabi niya, pinatanggal ko lahat. O baka naman pag pinatanggal mo yan, Senador Bong, balikan ka naman. Kasi baka naman, hindi naman bawal. Eh alam niyo, may kanya-kanya tayong opinion eh. That's part of freedom of speech. Na-express mo yung sarili mo. Yan ang kanyang paniniwala. Pero alam nyo, kahit anong propaganda nyo laban dito kay Presidente Duterte, kahit anong tawag nyo dyan, hindi ako kinakagat ng masang Pilipino eh. Kasi nga, transparent yung mama. Nakikita yung katapatan ng kanyang puso, kalinisan ng kanyang budhi, kaliwanagan ng kanyang isipan, at kabilis ng kanyang pagserbisyo sa taong bayan. Yun ang nakikita nila. Kaya pag nag-survey, kahit na anong tawag nyo sa kanya, kriminal o ano-ano pa, kaya sabi, hindi ba sabi ko sa inyo, hinahamon ko nga yung mga contact Presidente Duterte, tumakbo kayong presidente. Labanan nyo siya. Kahit na hindi presidente ang tatakbo niya, hihikayatin natin ang tumakbong vice presidente para performance test. Yan. Yun ang magiging issue siya. Hindi na yung presidente ang issue, kung hindi siya mismo. Isama na natin doon. At kung sino man ang kanyang, sinasabi ko raw kasi, ikaw, panelo, magsalita ka, sabi mo kung sino ang nombra ni presidente mananalo. Ano nangyari kay Alan, kahit ano, bakit di nanalo ng vice presidente, kandidato? Eh, kayo naman. Noon, hindi pa nasusubukan si presidenting presidente. Kaya, pwedeng mangyari yon. Ngayon, nasubukan yun eh. Kaya kung ano sabihin ni presidente, maniniwala ng tao. Kilala niya na, i-endorse niya. Kung baga, subok na matatag. Subok na matibay. Eh, parang Bangko Pilipino yata yun. Yan ang slogan. Eh, hindi po ba? Kaya, maniwala kayo. Yung anong yan, yung, di ba, ang programa natin, ang unang nag-advocate niyan,
Although ang original yan, alam niyo ba ang original yan? Idea? Original yan ang mag-ama. Kasi nung tumakbo silang mayor at saka vice mayor, ang kombinasyon sila eh. Hindi makatakbo ng mayor dahil and tapos na yung term niya. Tumakbo siyang vice mayor. Si Mayor Sara naman yung mayor. Kaya yung tandem na yan, original sa kanilang dalawa yan. At ito, idea rin ito ni Pastor Kibuloy. Habang kumakain kami, sabi niya, alam mo, buti pa patakbuhin natin yung dalawa. Oh, correct, sabi ko. That will be the most powerful tandem. Pero even before he said that, ako naman, inumpisaan ko na yung Sara for President movement sa Hong Kong 2 years earlier. At yung Duterte-Duterte, yung mag-ama, yan yung 4 months ago natin, nilunsan dito sa ating programa. At yun naman ay kinagat nga ng tao. O kaya kita niyo ang PDP, ngayon nilulunsan nila, run! Digong run for Vice President. Yung partido PDP. Bakit daw ganun? O ano namang ibig mo sabihin? Meron ka na naman yata ang ibig sabihin eh. Kasi daw yung isang commissioner dyan, nasisto namin to. Delta Lambda ito, sis namin to ni Frank Drilon. Si Commissioner Rowena Amelia Guanzon. Yun daw ay taga Bisaya. Bakit naman isa lang Bisaya? Wala sa Luzon, puro daw sa Mindanao. Sabi niya, there is an uneven representation. 3 of the 5, 3 daw sa 5, Mindanao, ay mga residente ng Davao. At ito daw ay ang probinsya ni Presidente Duterte. At yung 2 daw ay taga Mindanao din, sa ibang lugar naman, pero Mindanao pa rin. At yung chairman daw, na si Sheriff Abbas, maliban daw kay Guanzon, at si Commissioner Socorro Inting, si Marlon Cascuejo, si Antonio Co. Jr., at si Amy Ferolino Ampolocchio, eh, puro taga Mindanao. Oh, ano namang ibig mo sabihin, Frank? Ikaw, meron ka na namang kalokohan nasa isip mo. Ang ibig mo sabihin, bakit mga taga Davao yan? Ano bang... Oh, ito na, ito ha. Natatawa na lang ako si Frankie Boy eh. Ito naman. Kahit taga saan pa yan. Pag ikaw ay commissioner, sumumpa ka na gagawin mo ang tungkulin mo bilang commissioner ng COMELEC regardless of where you came from, your place, Iloilo, o saan mang parte ng Bisaya, o saan mang parte ng Luzon, kay Ilocano ka, kay Bicolano ka, you have a constitutional task. Ano yon? Ang trabaho mo ay maging matapat ka sa tungkulin mo bilang commissioner ng COMELEC. Ano bang trabaho ng COMELEC? O hindi po ba kailangan magkaroon ng free, fair, and orderly election? Yun lang. Kailangan yun ang trabaho mo, sisiguruduin mong ipatutupad mo yung sinasabi sa'yo ng saligang batas. Kaya, yung hinihingi mong even representation, hindi nga hinihingi yan ng saligang batas eh. Bakit? Kasi nga, ang hinihingi lang saligang batas, kailangan maging malayang halalan. Kailangan yan ay maging matapat. At kailangan yan ay maayos. O yung 3 lamang na yan. So, yun ang trabaho nila. Kaya yung mga intriga mo, meron ka na namang gustong pinapahiging, eh, kalokohan yan. Yung nakaraang halalan, eh, hindi ba? Yung nakaraang halalan, sino ba mga commissioners doon? Hindi ba puro mga, ano yun, leftovers nung Aquino administration? Oh. Pero naging matapat sila. Hindi naman sila nag-Aquino kasi nga yun ang trabaho nila. O kaya, landslide. Landslide si Presidente Duterte. Mabuti pa, sabihin mo, eh, manawagan ka na lang na yung mga batang, butante, mag-rehistro na kayo.
At sabihin mo, no, kailangan kayo ay magrehistro at kayo mag-aral kayo kung sino ang magiging presidente natin dahil marami tayong problema ng sambayanan, no? Di ba? Ganun na lang sabihin mo, hindi yung mga paduda ka pa eh. Anyway, ano pa ba? Ah, meron naman silang, dyan sa Senado, ito anti, ano ito, anti-Parlade. Itong si General Parlade kasi, itong tagapagsalita ng Anti-Insurgency Task Force. At bilang tagapagsalita rin ng Anti-Insurgency Task Force, sa halip daw makatulong to, nakakasira. Kaya meron silang resolution, Senado, tanggalin bilang tagapagsalita. At sinasabi pa ni Ping Lacson, the lawyer, the non-lawyer who is very fond of lawyering and lecturing on law matters. Eh sabi niya, oh, labag sa saligang batas yan ah. Kasi yung Section 5, Paragraph 4 of the Constitution, oh, ito ang sinasabi ng provision na yan. No member of the armed forces in the active service shall at any time be appointed or designated in any capacity to a civilian position in the government, including government-owned or controlled corporations or any of their subsidiaries. Sa madalit sabi, sabi niya, yun daw po sa liging batas, sabi ni Senator Ping, walang miyembro ng sandatang lakas na nasa active duty eh sa anumang panahon na maaaring ma-appoint o ma-designate sa anumang capacity sa isang civilian na posisyon sa gobyerno. O yun. O ang tanong, may ba, meron bang paglabag sa batas na siya ay maging tagapagsalita ng sinama lang dyan yung mga mayors, mga civilians, upang kung mga parang mapasama lang sila. Pero talaga ito, militar. Militar. Talagang ito ang esensya nito. Ang core nito ay police at militar. Okay. Bilang tagapagsalita, eh, lalabag ba sa saligang batas? Eh, sa tingin nun natin, hindi. Bakit kanyo? Eh, kasi lumalabas, military siya, tagapagsalita siya ng isang militar na entity na sinamahan lang ng civilian.